Basahin po natin ang aklat po ng Pilipos 2, verse 13. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong inaisin at isagawa ang kanyang kalooban. Tunay nga mga kapatid na ang pagnanasa ng kakayahan na gawin ang kanyang kalooban ay hindi po nararapat sa harapan po ng Panginoon. Bakit po? Kapag po tayo ay gumawa at pag nagnasa po tayo na ako, tayo masusunod sa sarili nating kagustuhan, ay ito po ay hindi kalooban ng Panginoon. Bakit po natatakot tayo sumunod sa kalooban ng Diyos? At bakit po tayo ay natatakot na gawin yung kalooban ng Panginoon sa buhay po natin? At kaya nga po minsan kadalasan sa buhay natin ay nangyayari ang mga gawain natin na hindi po kalugod-lugod sa Panginoon. Subalit kilala natin ang Diyos, na ang Diyos ay sariling tagapagligtas ng buhay natin. Ang sabi nga ng Panginoon po sa kanyang salita sa Romans 12:2, sabi doon, "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind so that you able to know yung kalooban ng Diyos sa buhay natin." Kaya hindi natin malaman yung kalooban ng Diyos sa buhay po natin dahil sa sariling kakayahan natin at sa sariling karunungan natin, dun tayo nagre-relay, hindi po sa kaalaman ng Panginoon. Dapat po ipagkatiwala po natin sa Panginoon ang lahat ng bagay, ano? Upang sa ganoon ay magawa natin yung kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Unless na hindi po tayo sumangguni sa Panginoon at hindi po natin pinagkatiwala yung ating buhay sa Panginoon, hindi po magaganap yung kalooban ng Diyos sa buhay po natin.